ako feeling ko talaga parang natutuwa ako kasi na-achieve namin yun na napag-combine namin yung drama at saka yung comedy. I'm so blessed to have a writer like Carmi who's able to come up with a story and create characters. Ako siguro talaga, very, very simply, the heart of a good storyteller. One of the things that they say about my movies is that parang very real, yung the situations, kahit na kunyari sa akin, medyo may pagka-fairytaling, but the emotions are real. Yun. So, and ako, I would attribute that to, aside from research, siguro my experience and my genuine interest in human behavior. As creative head of Star Cinema, it's my observation that hindi lang cast ang nakakapagdala ng isang pelikula. Yan. It's really a combination of all the elements. It's really a very collaborative work. Teamwork muna ng lahat. Hindi ko masasabing it's really just the director, it's really just the writer, it's really just the cast. Siguro po yun, kung paano mo nabubuo at nagagamit lahat ng elemento to make a create a cohesive whole. Nung nagtatrabaho ako sa TV, ang tawag nandi sa akin parang mother. Kasi sinasabi niya parang you're very maternal, they would run to me, cry their hearts out, wala't love stories nila, etc., etc., problema sa pamilya, blah, blah, blah. Ngayon, meron naman kami isang executive producer, si Kelly Aguilos, hindi rin kita tayong tawagin Oli. Kasi parang masyado kang mataas. Sabi ko, o sige, ikaw ano bang gusto mong itawag sa akin? Ganyan. Nasabi niya, Inam. Ah, Inam. Sabi ko, ah, okay, di sige, Inam. Ngayon, I think they would call me that also because I would call everyone anak. Sa kakatawa ko ng anak, parang nag-swak sa inang, Tagalog sa Tagalog. So, yan. That was how it all started. What I love about working with Inang, kasi writer din po kasi siya, diba? So parang, pero kahit writer siya, kahit marunong siya magsulat, the process was, pinauna niya po ako, parang sabi niya sa akin, write. Sulat mo lang. Nagbatuhan kami, di ba? Ang haba ng process ng brainstorm ko, nagbatuhan, what we want to say sa movie. Tapos nung nasabi na niya yon, she gave me yung time, yung space to write. Latag mo. Parang sulat mo kung ano yung sa'yo. Tapos, ang laki nun, ang laking bagay po sa akin ng bilang writer. Kasi, free-handed, di ba? Parang nalabas ko talaga kung ano yung nasa loob ko at sa puso ko. Tapos, after nun, at saka po niya binasa. At saka po niya binibigay ano yung input naman niya as a storyteller din, as a director. And mas naging collaborative because of that. Kasi after I write, after nabigyan ako ng space, ng freedom na yon, at saka po siya pumapasok. Tsaka, kumbaga, nag-build siya on what we have na. Hindi yung kanya galing lahat-lahat na. Pero sa totoo lang, walang nakita kay Tony. Wala rin nakita kay Piolo. Pero, yun. It's funny, I explain to them why pinapagawa ko yun. Basta animalistic. Kapag napanood nyo, matatawa na lang kayo sa episode ng animalistic. Pero it's very, very clean. Nung nag-umpisa po ako sa TV, nag-direct po ako sa TV for about a year before I did a movie. Dati mga 13, 15 takes, talaga paulit-ulit hanggang sa makuha ko. And then at some point, sabi ko, I think I'm being unfair to the actor. Diba? Parang I should respect kung ano kakayanan. So yun. So after 3 takes, okay na yun. Kung feeling ko parang hindi na talaga kaya, then okay na yun. Ang kagandahan sa filmmaking process, there is such a thing as editing. Maaari mong gawan yung hindi niya makayang ibigay sa pag-arte. Maaari mong gawan yun ng paraan sa post. Hindi po. Ako kasi, I'm very, very heavy with discussions because to me, it's very important na maunawaan ng artista kung ano ang hinihingi, bakit. Sinang first director talaga siya? Hindi pa naman siya nagalit ng sobra sa akin. Kasi in-name ko yun eh, matapos yung pelikulang to na huwag magalit sa akin si Inang. May mga pahapyaw na napagsigaw-sigaw. Ipupush niya yung mga buttons mo, may mga sasabihin siya sa'yo. Minsan personal, minsan sa trabaho. Tapos yun, malamang damon mo kagad. If I remember one thing na sobrang na-stress kayo nang was inapapong take 10 yata yun. Yeah, because may direct shift dun sa character ko. So, hindi ko makuha-kuha yung gusto nila. So, nagtitake 10, naka-apot namin take 10. And I was really getting frustrated.
Oh, animalistic even the sounds ng mga na-produce namin. Different animals. Maririnig niyo doon si love scene. Sabi ko talaga. Parang kayo nasa zoo. Yun ang feel niyo pag napanood niyo yung love scene. Oh, it's a zoo ah. With the different animals. Kasi yung hindi ko nakuha na training sa school, kinuha ko sa pagbabasa ng film books. Tapos, syempre, panonood ng mga pelikula. Tapos, recently, since iniisip ko pagtanda ko, gusto ko talaga makapagturo. So, nag-enroll ako kay, sa UP, kay... kay Sir Ed Rehano sa film directing class niya. Kasi gusto kong matutunan kung paano maturo kung ano ang I wanted to learn more, and aside from that, I wanted to know how I can teach. Kasi hindi ako marunong magturo in a formal class, for example. So, ako ang laking bentahe, personally, para sa akin na marunong ako magsulat. Yun, that I'm not in the mercy of kunyari, mahirap na katrabaho ng writer. Yun. Na, and aside from that, dahil marunong rin akong may kaalaman ako sa pagsusulat, I can articulate myself well when I'm dealing with a writer, with my writer. Ay, of course! Of course! Oo. Kasi yun naman ang batayan, diba? Batayan kung meron kang inputs and based on your inputs kung okay ang storytelling style mo. So, definitely everybody's encouraged to especially for filmmakers, no, to give their vision. Pag awards night, ang palagi ko pinagdadasal, manalo sana yung actors ko. It gives me great joy. Kasi ako feeling ko, nanalo na ako.